Poyos, nabawasan ang MVP chance. Belen, naglaro kahit masakit. All set na ang Final Four sa UAAP. Pero wag yan, kagayad sa itong subscribe click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Unusual para sa UST Golden Tigresses ang nangyari sa kanilang koponan nito lamang Miyerkules kontra UP Lady Maroons. They got their 10th win and so far, leading pa rin sa standings. Pero wala ang kanilang main gunner at MVP candidate na si Angge Poyos. Ito ang first time na nakamiss ng game si Poyos with UST. Pero pinatunayan ng Golden Tigresses na kahit walang Poyos ay kaya nilang manalo. Sa update ni USC coach Kung Fu Reyes, tila nagpahinga ang super rookie ng Espanya matapos na makaranas umano ito ng dizziness. Bukod sa kanya, wala rin sa laro ang kanilang top blocker na si M. Banagua na tila mas may malubha namang sitwasyon kumpara kay Poyos. Si Banagua umano ay nakaranas ng knee strain. Binigay namin yung mas mahalaga para sa kanya, which is yung makarecover muna. Nag-start siya nung Sunday, pe medyo under the weather siya. Pero nag-ensayo siya, supposedly kagabi mag-train ulit, pero medyo dizzy na pa yung bata. That's why 14 kami, pwede mag-step up yung mga ladies na katabi ko at yung nasa dugout. Pero ready to come back naman si Poyo sa kanilang susunod na laro, ngunit si Banagua mas matatagalan ng konti umano ang kanyang pagbabalik. Expect nyo lang na babalik siya by Saturday na itawid naman namin yung game na to para sa kanila ni Poyos at M. Nothing serious about kay Poyos, talagang binigay lang namin yung tamang mahinga para makarecover talaga. Pero nakatakda mo nung ibalik si M ni Coach Kung Fu sa kanilang huge game kontra TLSU. Makikita dito na solid ang UST kahit na wala mga top players nito, ngunit malaki pa rin ang epekto nito sa mga top players nila lalo na kay Poyos na vying for MVP. Posibleng kabawasan ng mga sets na nalaro ng UST versus UP sa kanyang total average na may epekto rin sa MVP race. Kay Banagua naman, competing for top blocker ito na maaaring umepekto rin ang mga na-miss niyang laro sa kanyang stats. Kaya kailangan rin nila na hindi gaanong tumagal sa pagkapahinga kung gusto nila ng ganitong mga awards. Dahil dito mas nakasentro sa ilan na lamang na players ang labanan sa pagka-MVP. Dahil una na nga ang bumaba dito si Angel kanino na ilang games ang hindi nakakapaglaro. May kabawasan kay Poyos at bumaba rin ang laro ni Belen. Kahit one game lang ang mga ito, may bawas pa rin ito sa kanilang puntos. Which can possibly give Alyssa Solomon the upper hand sa MVP race. Lalo pa sa kanyang 23-point explosion versus Ateneo. Speaking of Belen, isa nga siya sa pinag-usapan noon gayong naitala niya ang career low performance niya na 2 points lamang. Rare makita kay Belen na umiscore ng 2 points lamang sa buong laro given na halos babad rin siya. Well, ang rason naman niyan ay ang naranasan niyang back pain. Naglaro si Belen na may iniinda na medyo nakakabilib para sa isang atleta. Tila makikita rin na hindi nga talaga ito 100% sa kanyang mga galaw kaya marahil nagresulta sa mga puntos na ito. Umaasa na lamang ang NU na umayos ng kalagayan ni Belen sa kanilang crucial game din versus TLSU sa linggo. Dito masasaksihan natin kung babalik na ba sa aksyon si Angel Canino. Samantala dahil sa panalo ng parehong UST at NU, tila solido na ang Final Four ng Liga. Una nilang nakuha ang sure spot, ngayon mukhang sasamahan na rin sila ng FAU Lady Tamaraws bilang 4 teams sa Liga. Technically, may mga teams pa na kayang pumasok sa Final Four but with FAU sweeping Adamson last game, mukhang iyon na ang senyales na all set na ang Final Four ng Liga. With UST, NU, DLSU at FEU, magiging labanan na ito ng placing sa rank 1 to 3. So dating video, let's go for support this channel. Please subscribe, notification, both updated on my coming videos. Can't stop, I'm forever the one you call. Let's 3-4